Okay, so good morning, grade 11. So welcome sa week 7 natin or module 7 natin sa pre-calculus. Again, this will be your performance test, project natin for this first grading. So again, hindi nyo pa ito magagawa primarily or actually kasi wala pa nga sa inyo yung paper. In-edit ko kasi ito ng sarili ko, kaya hindi, yung in-edit ko pala hindi sakto dun sa graphing paper. Mas marami palang grids. So, hindi nyo siya magagawa sa normal na graphing paper. So, nag-print ako, dadaling ko na lang sa inyo. Okay, but pwede nyo namang aralin na yung graph. Pwede nyo nang aralin. O kaya, wala kayong magawa. I-input nyo na lahat to sa... I-input nyo na lahat sa, tawag dito, sa GeoGebra para ma-check nyo. Diba? O kaya naman yung connect the dots, gawin nyo na para pag doon na sa mismong paper, kasi makapal na paper to yung ginawa ko, printin ko para sa inyo. Diba? Para pag kinulayan nyo, maganda, hindi yung nagbubutas-butas. Diba? So, simulan na natin. Una, corrections muna. So, may corrections tayo. Ito, 2 to. Ayan, 2. So, ito, may 1. Pati itong si equation 19. May 1 din to si 19. Tsaka si ito. May 1 yan. Baka kasi hindi lumabas. Ito may 2 rin to. Tama ba? Baka ito yung mali ko. May 2 to. Hindi ko na ilagay. Double check na lang natin. So, beware na lang dito. Hindi ko alam kung ano yung nalagay ko sa GeoGebra. Pero trinay ko naman sa GeoGebra kanina. Meron. Ito, may 1 din to. Ito, may 1 din. Clean up ko kasi na nawala siguro, nawala yung 1 nasama sa pagkakakrap. And then dito, ang correction dito sa B ay, ang correction dyan ay, ito. Magiging, baliktarin mo lang, negative 9.75, comma negative 4.75. Nabaliktad lang, yun lang. And then, may additional yan. May additional. Nasaan yung additional niyan? Nasaan yung additional niyan? Makikita niyo yung mga screenshots ko. Ito. Ito yung additional niyan. Etong ilang ano ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung last 12. Nasaan yung last 12 dyan? Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hindi ko ma-annotate eh. Or hindi ko ma-sulatan. So, dahil lang ah. Yung last 12 dyan. So, yan kasi yung last 12 dyan. Yun yung ano eh. Ito yun oh, yung... Hindi ako nagkakamali ah. Ito yan o, yung... Di pala nalalakihan yung size dito. Ito yan o, yung... Yan o, yung... Taon ba tawag dito? Balahibo na diretso ni Doraemon. Hindi kasi nasama. So, etong dalawa, i-coconnect mo to. Same here. Hiwa-hiwala yan eh. Kasi balahibo lang. Straight line lang. 2 points lang. Ito. Pagkoconnectin mo lang. Ito rin. Ito rin. Ito. Ilan na yan? 6 yung balahibo eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Ayan yung 6 na yan. So, pagkoconnectin mo lang yan. Okay? So, start na tayo. Sir, paano ba gagawin dyan? So, sensya na. Mahirap yan. Ano, mahirap i... Paano ba ang gagawin dyan, sir? So, ako, syempre, manually ko siyang ginawa. Pero, nung chinek ko na siya sa GeoGebra, ayan ah, ini-input ko lahat, napakahaba. Okay? Kasi napakaraming points. So, yan ang mabubuo yung image. Doraemon yan, ha? Pag kayo hindi nakabuo ng Doraemon, ibig sabihin may mali. Okay? Si Sir nakabuo ng Doraemon. Kung may kailangan man baguhin, baguhin na lang natin. We put it as a correction. So, try natin. So, the drawing ni Sir. Siyempre, masaya mag-drawing eh. So,
Ito yan. So, paano yan, sir? So, una, i-connect the dots muna. Mahirap yung connect the dots dito eh. So, una pala, mangyayari dyan, pagkoconnect-connectin mo sila using lapis, kasi syempre, hindi mo pwedeng ballpen muna. So, una, lapis muna. Gawin mo lahat yung connect the dots ng lapis. Okay? Gawin mo lahat ng connect the dots ng lapis. Next, gawin mo naman yung mga circle and ellipse ng lapis. Okay? I-check mo. Pag nagawa mo na ng lapis, yung connect the dots, tsaka yung mga ellipse, tsaka circles, i-check mo kung may mali ka, kung kagaya ba netong ginawa ni sir. Huwag nyo nang tangkain na kopyahin lang yan, tapos mali-mali yung placement nyo. Mache-check ko yan. Ako yung gumawa ng image na yan. Kaya konting mali niyan, mahahalata ako. Huwag nyo nang tangkain. Pakiusap. And then, tawag dito, pag nagawa mo na ng lapis, gawin mo naman ng ballpen. Gawin mo ng ballpen. Mas maganda yung manipis lang yung tinta ng ballpen para hindi mabababo yung image. Kasi yun yung chechegan ko eh. Yung ballpen, doon ko makikita yung kung tama talaga yung nilagay mo or nilagay mo lahat ng mga equation. Yun yung matche-check ko. And then, pag nalagay mo na yung ballpen, tsaka mo naman siya lagyan nung, ewan ko kung pentel na manipis or depende sa inyo kung pentel na makapal ang gagamitin nyo. Ang mahalaga, makita na yung mismong drawing ni Doraemon. So, ano yung sinabi ni sir? Lapis, sa lahat ng plots, dots, tsaka circles and ellipse. Next, i-ballpen ulit sa lahat. And then, yung sumunod na tinta, pentel, or Sharpie, yung drawing lang ni Doraemon. Para lumabas yung drawing ni Doraemon. Yun naman yung gagamitin mo. Okay? So, kunwari, eto na yan, ginawa ko na. Naka-ballpen na yan. Oops. Naka-ballpen na yan. Hindi ba ito nalalakihan? Hindi nalalakihan. Corny. So, yan. Sigawin na lang natin. So, ito ano ba ito? Paintbrush? Ano paintbrush nga? Ito. Sige, gawin na lang natin. So, una, syempre, kukonnect the dots mo. So, ito yun eh. Ito yung, ano yun? Ito yung ano ni Doraemon eh. Ito yung nasa leeg. So, connect the dots mo yan. Ayan yan. And then, ayun. Ito. 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 Putol yan eh. Hindi ito magkaduktong kasi ito yung bell niya. Ano na to ah? Yung mismong drawing na to ni Doraemon na. Ito yung bell niya. Okay. Tapos ito, hindi mo i-drawing yung buo kasi titingnan mo yung image. Ano lang yung naka-drawing sa image? Ito lang oh. Itong part lang na to na bell. Diba? Tapos itong bilog na to. Tama. Tapos ito i-coconnect mo. Yan yung nasa bell eh. Diba? And then ano pa yung mga katawan dyan ni Doraemon? Tingnan ko itong ginawa ko ba. Ito. Ito. Ano pa? Ay. Tapos. Ano pa ba yung katawan ni Doraemon dyan? Ito. Ayan yung katawan ni Doraemon. So, ito, itutuloy nyo lang kasi hindi naman kita yung buong ano ni Doraemon, di ba? Hindi naman kita yung buong yung buong ano niya, paa na oblong. So, ayan yung katawan ni Doraemon. So, syempre, iru-ruler nyo yan. Ako, kinoconnect the dots ko lang dito. Tapos, ito rin. Pagkoconnectin din ito. So, ito yung kamay. Ito yung so ito mapapansin niyo syempre common sense. Ito ba pag drawing mo, hindi mo isasama yung ano. Hindi mo isasama yung ganoon pala. Wow. Hindi mo isasama 'yan, no. Oh. 'Di ba? Kasi nga si Doraemon na lang yung dino-drawing mo dito. Pero kapag nilapis binolpen mo to kasama lahat. 'Di ba? Ano pa meron dito sa katawan ni Doraemon? Ito yung ano yung braso na isa.
Tama ba? O, tama, manipis yung braso niya. Next, ano pa yung nandito sa katawan? Yung mismong bilog ni Doraemon. Ito, o. Ay, umabot pala to dito. Umabot pala to dito. Ops, ops, ops. Dito lang. Umabot pala to dito. Or mali ako nang gawa. Kasi dito sa drawing, hindi umabot eh. Dito sa drawing, hanggang dito lang yan eh. Double check na lang siguro natin. Pero okay lang naman din. Next. Ah, ito yung mali. Ito yung mali. So, hindi siya tumama. Ito oh, yung bulsa. Ayun oh. Hindi siya tumama dito yung bulsa. Ito yung bulsa ni Doraemon eh. Ayun yung bulsa. Double check ko na lang. Oo nga no, mali ako dito ah. Double check ko. Kung tama yung, kung tama tong point K1. Okay? So, try natin kulayan para ma-appreciate nyo. So, ito siya, si Doraemon. Ano nga pala to, no? Patay na yung ano niya, yung ewan ko creator niya yun or yung nagdadab lang sa kanya. Diba? Share ko lang. So, ayan si Doraemon. Tapos, yung bell niya. Yung bell niya which is kulay golden brown. Eh, wala. Wala. Saan yun? Which is eto. Oops. Ano tayo eh? Hindi kuloso tayo. Tapos, yung isa pa, brown na talaga. Ito yan eh. Ito yan. Aha. Next, pula. Kung ano niya, itong... So, obviously, yung mga tawag dito, yung mga sumobra, hindi nyo na igagrap. Ay, hindi nyo na ipepentel. Diba? So, ayan yung katawan niya. Ito lang yung medyo nakakalito yung harap. Kasi may ito yung bulsa lang tayo nagkamali. Pero, ano lang, tuloy lang. Next, drawing ulit tayo. Tapos na tayo dyan sa nasa baba. Drawing natin tong nasa taas. Itong nasa taas, medyo mahirap to. So, kunin mo muna dito yung bilog. Ito, oh. Yung unang bilog ni Doraemon. Okay. Next. Pero pag yan, binulpin mo, dire-diretso doon hanggang sa baba, ah. Next, kunin natin yung mata. Madaling ma... Yung mga madadaling munang ma-identify. Yung ilong din pala. Mas nasa harapan yung ilong. Pero syempre, pag kayo gumawa na ito, ako eh. Ako, seryoso ako pag ako gumawa na ito. Mas maganda. Syempre, mas maganda sa papel. Diba? Next, ano pa yung madaling makita dyan? Yung, ano pa ba dito? Yung mustache niya. O yung, ito yung pinaka-smiley niya. Ito yun, ah. Yan. Ito. Ayan. Tama ba? Tama. So, ito rin. Diretso lang din yan. Oops. Ayan. Siyempre, iruruler nyo yan, ha?
Ayan, ayan, ayan. Okay? Next, itong bilog na isa. Itong bilog na to, ito yung gray, para lang yan sa smile niya. Okay, para lang yan sa smile niya. Okay? Para lang yan sa smile niya. Okay? And then ito, ang idodrawing nyo lang dito, ito lang. Dila niya lang yan eh. Dila niya lang. Laki ng dila niya, bilog na bilog, no? Tapos, ano pa yung kailangan? Ito ang, ito ang mahirap dyan, yung ano niya, yung inner circle niya. Ano yung inner circle niya? Identify ko lang, ha? So, ito, blue. Pagdating dito, green. Okay? Naintindihan? Dito, blue. Ayan yung blue. Pag nag-intersect na sila, doon ka na sa green. Okay? Next, ano pa yung sinasabi kong balahibo niya? Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa. Ay, nasa na yun? So, isa. Dalawa, tatlo. Magkalapit ba yun? Magkalayo yun. Ito ata yun eh. May mali siguro dito. Or, nalito lang dahil naiba ng ano. Naiba ng posisyon. So, ito rin. Magkaroktong din to. Oops, hindi sa ilong. So, baba lang ng ilong. Try na natin para makita nyo. So, nasan siya yung blue? Ito. Saan ba yung drawing ko? Ito. Blue. Blue yan. Magiging Doraemon yan, syempre. Diba? Next, ano pa? Yung ano niya? Yung lalamunan niya, ewan. Hanap lang tayo ng mas dark. Hindi na ta. Mas dark. Eh? Sige, pwede na yan. Naman ng lalamunan masyado ni Doraemon. So, ito yung dila niya. Ayun, sakto naman pala. Dila. Yung ilong niya. And then, lagyan natin ng konting dark. Yun naman pala, pwede naman palang halo. And then, yung mata niya. Tenen. Tama ba? Wala bang nagkamali? Oh, ayan na, nabuo. Diba? So, ito lang, dito lang nakakalito yung bulsa. Kung hindi man ako nagka, ano dyan, kung ito man yung mali, ililipat lang yan dito. Papatamain lang yan dyan sa circle. Okay? So, nasabi ko ba lahat ng correction? So, ayan, nabuo si Doraemon. So, dapat, So, dapat mabuo nyo rin siya. Ito, nawala. Okay? So, huwag nyo sasabihin sa akin, sir, hindi Doraemon na buo ko. Mali yung nagawa mo. Kaya ganun. So, ito lang medyo, ano lang, medyo, hanap nga ako puti. It's this puti. Yan, hanap nga tayo puti. Ito ba yan? Yun, may puti. O, diba? Mas maganda. Yun nga lang, nawawala yung ano. Nawawala yung... O, ha? Pogi, men. Pogi. Nawawala nga lang yung ano, yung mga dots. Diba? Ay, napugin-pugi si Doraemon, ha? Uh-huh.
Doraemon na Doraemon, man. Aha. Diba? So, mabubuo talaga yan. Doraemon yan eh. Ako nag-ano yan eh. Diba? So, ang quest, ang ano lang natin is, etong part na to, etong part na to lang yung correction ha. Eto, ay, I'm sorry. Eto, tsaka eto. Yun lang yung nakita natin correction as of now. Pero, nung ginawa ko siya kanina, okay. Okay, so, wala na ba akong nakalimutan? So, yun lang, mahaba na masyado yung video. Pinakita ko lang paano, sa, paano gagawin. But, mano-mano yun na talaga yan. So, yung iba magtatanong sa akin, sir, hindi ako sanay mag-graph. I-GeoGebra mo. Diba? Make sure lang na alam mo yung center tsaka yung length ng width para pag ginaya mo sa graphing paper, okay. And again, mahalata ko yan kapag hindi sakto yung pwesto nyo nung sa graphing paper. May number yan eh. Mamali ka ng lagay dyan, mamali ka ng dulo dito. Pag hindi 24 yan, mali ka na eh. Diba? Pag ito, hindi 16, mali ka na eh. Diba? So, mahalata ko yan. Okay, so galingan, may GeoGebra tayo, may mga kaparaanan kung paano natin magagawa yan. Okay, so yun lang grade 11, maraming salamat. And again, next week po yung pasahan na ito. So, kasi na-delay yung papel, kaya next week ko pa pinapapasa. Tsaka hindi natin sure kung next week din talaga yung kuhaan nyo nung next module. Diba? So gawin na kagad, aralin na yung mga graphs or i-plot nyo na sa GeoGebra nyo. Okay, so yun lang. Maraming salamat, grade 11, and God bless.